tayo ay naghahanap ng paraan para kumita. Kumakayod araw-araw pero parang di pa rin sapat dahil sa pagsubok ng mataas na inflation rate, madaming kaltas sa sahod, madaming bills na kailangang bayaran. Always living in a paycheck-to-paycheck setting, ika nga. Hello, welcome to Your Money Matters. I'm your host, Risa Singh San Kaupeng from Manila, Philippines. In the fourth season of our show, we're going all around the world to chat with Filipinos who work in different countries, working at different jobs. Salitang abroad ay masarap pakinggan, pero doon mo pala mararanasan yung mga hirap na hindi mo siya inaasahan. Hindi lahat ay may alam sa financial literacy o tinatawag natin na financially educated. Importante i-educate din natin yung family natin. Ano ba talaga ang mga priority na gastusin? Financial literacy knows no boundaries. Dapat tayo ay may sapat na kaalaman kung paano hawakan ang ating kinikita. Kaya ang mga IMG campaigners sa iba't ibang dako ng mundo ay nagsisikap upang mapalaganap ang mga kaalaman tungkol sa financial literacy. Kilalanin natin sila in our latest season of Your Money Matters. As promised, we're with Julie Tuazon, an OF who worked in Singapore in the fashion retail industry. But before that, subscribe to our channel and click the notification bell para alam nyo tuwing meron tayong bagong episode. At dahil gusto nating mas maraming makarinig at matuto sa mga success stories ng ating mga overseas Filipinos. Someday, you will get older, slower, grayer, but also wiser, calmer, and freer than ever. At Kaiser, we help you prepare for those years ahead, so you can keep doing what you love with the people that matter the most. Prepare for your future today. Kaiser International Health Group. Okay, now we will be interviewing Julie Tuazon. Hi, Julie. Julie's an accountant by profession and has worked in management positions in different big companies here in the Philippines bago siya nag-abroad. Kamusta ka, Julie? Hi, Miss Risa, and hello po sa lahat ng followers natin sa Your Money Matters. And thank you so much for having me here. I'm so grateful po. Yes, thank you. So, na-mention ko na ikaw ang bunso at tanging nakapag-graduate ng college sa anim na magkakapatid. Anong kwento ng pamilya mo at pinalad kang mag-graduate? How different is your life compared sa mga siblings mo dahil may college education ka? Ayan. Yes po, tama. I'm the youngest of six. And ang father ko po ay isang mekaniko and my mom is storekeeper. So, ako lang po yung nakatapos sa pag-aaral kasi my eldest brother, when he was studying as engineering third year college po, napastop siya because my eldest sister died because of some problems. It's a suicide case actually. So, it's a very sad story. So, because of that incident, we have to leave the place. So, napakagastos and kailangan mag-stop ng brother ko kasi nga it's a sad story. We cannot stay in that place na. So, iniwan po namin yon and hindi na po nakapag-aral yung eldest namin. So, nagtrabaho na po siya. Trainee siya ng father ko as mechanic. And my two other brothers, very playful po sila. So, hanggang high school lang po sila. And my sister naman po, nag-vocational siya. Beautician po siya. So my sister na namatay, may letter po siyang iniwan sa parents ko because she loved me so much kasi I'm the youngest. So nakakaiyak lang pag naaalala ko yung letter na iniwan niya is patapusin daw po ako mag-aral. Wow, kasi I have big potential. So yan, kasi during that time, imagine niyo po, no,
every year lumilipat ako ng school kasi yung papa ko, hinahire siya ng mga company. So every year iba-iba yung bahay namin, ganun. So di ba pag ganun ang hirap mag-aral. Pero parang in-enjoy ko na lang siya. Napapasama naman ako sa mga outstanding student kasi nga I want to make my parents happy kasi nga yung mga kapatid ko hindi sila nakatapos. So, yun, no, every year lumilipat kami ng bahay, iba-ibang project yung father ko. And yung last station namin is dito na sa Pampanga. So, sila yung nag-manage ng mga heavy equipment in doing the dike, yung dike project po sa Lahar. Mm-hmm. So, yun, ito na po yung last station namin. And yun na nga, dito na ako nag-college sa Pampanga. So, graduate po ako sa Assumption ng accountancy. So, pinalad rin naman ako makapaghanap ng magandang work sa McDonald's. I worked then for around 6 to 7 years. Pero, you know, manager, maganda yung position. Pero the salary back then was very, very low. So, kahit po ako po yung nakatapos sa amin, mas okay po yung buhay ng aking mga kapatid kasi they are skilled. Contractor po yung panganay namin. So, they have house, may car po sila. So, minsan parang nakakapanliit kasi nga, ako yung nakatapos. Tapos parang, ang hirap mag-build. Ang hirap mag-build ng wealth, ganun. So, parang nag-iisip ako, I have to do something. I have to find another job. And may baby na rin ako dati. So, we just have a house from the government. Kasi nga nalahar kami. Imagine mo yon, every December lang ako nakakapagpa-renovate ng house. Kasi hindi naman ganun kalaki dati ang sakod ng manager sa food chain. So, December lang nakakapag-renovate ng house. Ang hirap ng buhay. So, ang hirap mag-budget pag maliit. And because syempre wala naman akong idea pa about money management, mga ganyan, di ba? Although I'm accountant by profession, hindi siya tinuturo sa school how to handle your personal finance. So, alam lang natin is magsisave sa banko, di ba? So, lagi ako nag-iisip kasi nga nakakaingit yung mga family na meron silang holiday, ganyan. Pag nasa service line ka, F&B, wala ka pong masyadong weekend off. So, sabi ko, I have to find another job. So, ang target ko talaga dati is yung mga big name in the Philippines, 'di ba? Para maganda yung sahod. So ang next target ko is SM nga. So, yun, no. I was hired as manager and okay po yung sahod compared sa food chain. So I was very happy na dapat. Parang kontento na masasabi kasi parang almost doubled yung salary ko. So may konting ipon na rin, pero yun na nga, again, walang money management, 'di ba? So umaasa ako sa credit card pag may mga okasyon, ganon. So ang ganda na ng work ko pero ang hirap pa rin mag-ipon. So yun yung nagiging problem ko, although manager na ako sa isang magandang company. And during that time, lahat ng mga kasama ko sa work is nag-aabroad na rin. So sabi ko, parang napaka-challenging naman, 'di ba? So, sa sarili ko, I need to prove myself na parang ako yung natapos. Dapat mas maganda yung work ko, di ba? Pero yung mga kapatid ko, meron silang magandang bahay at sasakyan. Sa akin, ang hirap siya gawin. So, parang pride na rin. Sabi ko, I really need to do something. Kung yung mga kasama ko umaalis, nag-abroad, bakit hindi ko siya gawin din or itry? Kasi when I was in SM, ako yung pinakabago. Dumating yung time, ako na yung isa na ako sa mga senior na wala na po yung dinatnan ko kasi nag-abroad sila. So, parang na-encourage na rin ako na mag-abroad na rin kasi nga maganda yung mga offer that time. So sabi ko, baka ito yung solusyon kasi ang hirap makaipon, may mga credit cards ako, pag may okasyon, di ba, ang daming okasyon sa buhay natin. So ang hirap ko i-budget yung pera na yon. So sabi ko, I need to go na sa abroad kasi dalawa na yung baby ko that time. And I'm supporting my mom kasi iniwan po kami nung father ko when I was 20 years old. So ako na po nagsusupport sa mom ko. At ang challenge pa, yung mga kapatid ko,
Kasi nga ako po yung nakatapos, parang mas more responsible ako sa mom ko. Kasi iniisip nila maganda yung work ko. Sila, hindi sila nakatapos. Parang ganon. So, it's just right na ako yung susupport sa mom ko. Pero ang hirap yung responsibility na may dalawa na akong anak and yung mama ko sa akin, walang nagsusupport sa amin. Hindi rin naman ganon kalaki yung sahod ng asawa ko. Although, he is manager na po sa ano, sa Honda. Ayan. Wow, so you were both you know, professionals at saka may position na kayo sa mga napaka, you know, the biggest companies here in the Philippines, SM, Honda, and yet hirap pa rin, no, financially. So what made you finally take that leap na talagang sige, kahit na may baby ako or actually dalawa na yung sabi mo nga, dalawa na yung anak mo, and when you left for Singapore, 8 months old lang ba yung ano? Right, Miss Risa. Opo. Wow. 8 months lang po siya. Ang hirap yung mga baby. Paano ka naka-decide? Kaya nga po, I'm really contemplating that time. Pero nung hindi pa ako buntis, sumasama-sama na ako nag-a-apply sa ibang country. Kaya lang yung offer sa akin sa Brunei mababa, sa Dubai mababa din. So hindi ko siya ginagrab. And yung nakapag go lang talaga sa akin is yung offer sa Singapore, kasi it was times three na po ng salary ko. So parang justifiable na umalis ako. And ang bilis po kasi ng process. Imagine mo yun, parang nag-leave lang ako noon kasi nga pregnant ako. And then nag-try lang talaga ako, and may kasamang tampo na rin sa aking husband. May understanding kami. So parang na-push na talaga ako na try ko na lang to, baka ito na yung sagot, 'di ba? Ilang years lang naman, sabi rin ng mama ko. Okay lang 'yan, aalagaan ko yung anak mo, mas maganda ngayon, maliit pa. Umalis ka na para pag nagkaisip na siya, nandito ka. So, umalis ako. Ang hirap pala. Gusto kong bumalik. Tapos, 'di ba, yung position ko, management talaga siya. Tapos nagulat ako, yung work na dadatnan ko doon is regular employee lang. So ang laki ng adjustment. Sige, sabi ko, jagain ko na lang ito kasi nga gusto kong makaipon. Gusto ko rin i-prove sa mga kapatid ko na since natapos ako, kailangan maganda rin yung buhay ko. Kasi yun na nga, nung nasa Pilipinas, ang hirap talagang i-budget kasi although management position na, hindi rin talaga ganun din kaganda. Plus, wala pa tayong alam sa pagmamanage ng pera talaga kasi mahilig po ako mag-shopping and yun, no, yung kain-kain sa labas, mga occasions, sin-celebrate natin. So, mahirap ang buhay pag wala talaga tayong alam sa pagmamanage ng pera. Kaya yun yung naging problem ko at nagtulak na rin sa akin na pumunta ng abroad. And Singapore is really a great country. Although nakakatakot actually, di ba, kasi may floor contemplation dati. Pero in-enjoy ko na lang siya, tsinaga ko yung work. Kaya lang dumating yung time na, syempre ibang country yun, no? Pakikisamahan mo yung mga different races. Yung napasukan ko na work, which is Armani, si CEO Suset is my colleague actually. Siya po yung first colleague ko sa Singapore. Ayan, doon wow. Po siya nakilala. And yun, mga Malay po yung supervisor namin. So, may pagka-racist. So, hindi ko po siya matake. Kaya, few days lang ako nag-start ng work. Naghanap na rin talaga ako ng ibang type of work or brand. So, since sa isip ko nga lagi, tina-target ko yung mga big brand kasi naniniwala ako maganda yung benefits at makakatulong yon kung lilipat ako sa mga ibang company. Kaya I chose Prada. So nag-apply po ako sa Prada noon. And challenge na rin kasi dun sa work na kinabibilangan ko nga, hindi ka pwedeng mag-decide. Kung regular staff ka lang, hindi ka pwedeng mag-decide over yung mga senior mo. So, kailangan sila yung mag-decide. Eh, may one instance na kailangan ko tulungan yung senior na mag-decide. Kasi nga, although mas senior sila sa amin, I mean, experience-wise, I can share my idea. So, ayaw po ng supervisor yung ganun. Parang kailangan tagasunod lang kami. So, nahirapan po akong tanggapin yon.
pati po yung mga ibang Pilipino na nilalait po nila every Sunday kasi nagsasayawan sa daan, ganun. Ang sakit po sa puso ko yun. Kaya sabi ko, hindi ko kayang mag-stay sa ganitong surrounding. So, naghanap talaga ako ng work and I was lucky enough na tanggap ako sa Prada. So, yun, wow. Grabe ang leap ng salary times three. Mm-hmm. So, ang saya lang, times three na, pero yun, no, kasi wala tayong experience how to manage money talaga. Malaki, mm-hmm. maliit, parang pareho lang din. Pareho kasi lang. Lumaki rin yung ano mo, yung lifestyle mo. Siguro, hindi na yes. Armani yung sinusuot mo, Prada na ang mga binibili mo. Yes, correct. Oo, correct wow. po. Doon, kasi nga dito sa Singapore, parang you have to get one brand at least, parang ganon. So imagine mo, I'm collecting different bags, different brand, and it's not cheap, di ba? So ganon kasi yung fashion dito, at least meron ka nung isa, ganon. And so you're using very expensive brand names, pero wala namang ipon, walang natabi. Correct. Parang nagbuhay mayaman. Kaya nga natatawa po ako pag nakikita po yung sa mga Facebook, di ba? Parang ang saya-saya, parang mayaman. So na-experience ko yon kasi nga wearing expensive clothing, nagta-travel, I'm collecting 100 pair of shoes, pero wala naman talagang ipon, may utang pa. Imagine mo yon. Lumaki ng lumaki yung sahod ko, pero ang hirap pa rin mag-ipon kasi lagi kong iniisip, pag umuwi ako, kikitain ko ulit yan. Kaya travel galore kami ng family, punta ng Boracay, punta ng Hong Kong, and every December talaga, birthday ng anak ko at summer, nasa Singapore po sila. Parang ginawa nilang playground yung Singapore. At pag uwi ko din, travel din kami dito sa Pilipinas, yung ganon. So, natatakot kasi ako, Miss Risa, na yung mga anak ko lalaki na parang malayo yung loob sa akin. Kaya, so parang in-spend ko rin yung kinita ko sa kanila. Ganon, parang I'm buying time. Kasi dumating yung time na yung baby ko, yung pag-uwi ko, almost 2 years old na siya. Hindi niya ako kilala. Kailangan ko siya bigyan ng chocolate para lang po i-kiss niya ako at mahawakan ko siya. Tinatawag niya po yung nag-aalaga sa kanya, kailangan nasa tabi niya. So, ang sakit-sakit noon. Kaya parang every time na may budget ako, mapapuntahin ko talaga sila. Laging advance yung mga ticket namin, 6 months ago pa. Naka-plan na, may mga ticket na sila. So, yun, kahit malaki yung sahod, wala din, di ba? Wala rin nangyayari. Oo, ang hirap mag-ipon. Ganon. Kaya okay. I'm very thankful na nakilala ko si IMG. Yeah. Okay, before we go to IMG, Julie, so how many years in total did you spend in Singapore? 13 years in total po. Wow. And what, gano'ng katagal nung by the time na-meet mo ang IMG? Ilang taon ka na sa Singapore? 8 years ako nung nakita ko si IMG, and it was really a blessing kasi parang sobrang broke ako noon, mali-mali yung decisions ko. Kasi pag may pera ka, di ba, ang bilis ko lang kasi alokin kahit ano pa yan. Gusto ko lang pakisamahan yung mga kaibigan ko. Nagjo-join ako. So marami ako mga business na nainumpisahan na hanggang umpisa lang, hindi siya natatapos. Ganun po yung nangyayari. And yung mga businesses na yun, na meron kang mga pinuhunan doon, so nawala rin opo, yung pinuhunan. Opo, nawala po siya. Nawala po siya kasi nga wrong money management, wrong decisions. Kaya IMG is an answered prayer for me. Kasi doon talaga na nagkaroon ng clear mindset about money management. Nung nakilala ko yung IMG after 8 years. Nagsayang muna ako ng pera. Oo nga. So sumula noon, from the time na nakilala mo ang IMG, tapos ilang taon until you went home for good? 5 years. Five years. Okay, so sa 5 taon na yon na nalatag mo yung financial foundation. I was so lucky kasi nga nakilala ko si IMG, no? Sa umpisa, ang hirap-hirap po talaga. Ultimo yung pagbibuild ng healthcare kasi nga, di ba, yung prosperity formula.
which is my favorite kasi hirap talaga ako mag-saving. So buti na lang may formula, in-apply ko po 'yon. So inuuna ko po talaga yung mga investment ko bago yung expenses. So doon po ako nagsimula in following the solid financial foundation. So yun po yung in-apply ko during that 5 years. And of course, yung business program ni ING, malaking tulong po sa akin yun. Kaya nakapag-home for good po ako. Kasi kung aasahan ko lang yung work ko, which is barely can support my family, at marami kasing bayarin like mga property na in-acquire ko dati. So yun, no, malaking tulong po yung business program ni ING, yung Solid Financial Foundation and Prosperity Formula na natutunan ko sa ING. Ito po yung nagpa-uwi sa akin. Wait, before we go into that, I remember you met IMG during the lowest point of your life. Correct. Yeah, can you tell us about that? Ano yung mga problemang hinaharap mo nung mga panahon na yon? Ayan, your mom passed away. Yeah, can you tell us about that? So my mom passed away and she got sick. So very, very sad kasi nga ang kinamatay lang po niya ay dahil pumunta siya sa public hospital. Kasi nga hindi ko pa alam ang mga healthcare dati, hindi ko po siya nakuhanan. So alam naman po natin yung mga matatanda, di ba? Nagtitipid po sila. So pumunta siya sa public hospital and undoy dati. May bagyo. So puno daw yung hospital, hindi siya na-attend. Tapos na-attendan and pinauwi po siya or pinalipat po sa ibang hospital. Hindi po siya chinek. Umuwi po yung mama ko at hindi pumunta sa private hospital. And during that time, hindi na po siya nagising kinabukasan. So ganun po, napakasakit kasi nga kung sana kilala ko na yung Kaiser, siguro buhay pa po siya ngayon. So, you know, ang hirap-hirap talaga pag wala tayong alam how to build the solid financial foundation. May nasasayang na buhay. So, kung meron lang siya noon, sa private po siya pupunta. Kaya lang, kahit may pera po siya, namamahalan siya sa private. Kaya, public po yung pinili niyang hospital. Babalik po sana siya kinabukasan. Tapos, hindi na po siya nagising. So, ganun lang nasayang yung buhay. Wow. And so, meron ka pang, I read na parang meron ka pang suicide. Parang you felt so down. Tama ba yon? Na sobra kang na-depressed na naisip mo nang tapusin ang lahat? Kaya nga po. Kasi from Prada, yung Pasko, hindi na siya na-renew. And yung salary ko doon, ang laki. Times 3 sa current na work. And then, 'di ba? Ang liit na lang niya and ang dami kong payables. I have 3 condos to pay. Meron po akong 2 car. So sabay-sabay 'yon. So paano ko siya babayaran? And may problems pa po kami personal ng husband ko. So it was very, very sad and depressing na mag-isa mo lang siyang inaayos. Ganon. So sabi ko parang ang hirap, hindi ko na yata kayang gawin to mag-isa. Buti na lang one day, yung friend ko, kinamusta niya ako, nagkamustahan kami. And pina-attend niya po ako sa isang seminar. So doon na po nagbago yung buhay ko na parang IMG is really a hope for me. It's an answered prayer. Kasi kung hindi siguro, baka hindi ko na alam ano yung nagawa ko. Imagine mo, ang dami mong bayarin, tapos lumiit yung sahod mo. So hindi ko na siya ma-cope up. Buti na lang talaga is may ganitong company na tumutulong sa mga tao. Kaya IMG is an answered prayer. So Julie, what year was that when you went home for good? It was last year lang, 2021, September. Wow. Yeah, and so now, ang mga anak mo ilang taon na? Yung 8 months ko po, 14 na po siya ngayon. And my eldest is magto-20 na this year. And you're together, finally. Okay. Magkakasama kayo. Yes, and you have your financial foundation, nalatag mo na. And you're continuing your life together with your family.
dito sa Pilipinas. Maraming salamat, Julie, sa kwento mo, sa inspirasyon na binigay mo sa mga nanonood sa atin. And I hope na kung meron man na nanonood na you find yourself in the same situation as Julie. Julie, anong masasabi mo? What can you tell your former self, yung sarili mo na talagang ano na yung naisip mo nang tapusin ang lahat dahil sobrang lubog ka na sa mga problema mo, what can you tell that person? Ayan, ang sasabihin ko lang po talaga is there is more to life, 'di ba? Meron talaga tayong masasandalan. Mag-pray lang talaga tayo, 'di ba? Huwag tayong patatalo sa problem. Merong solusyon sa lahat ng bagay at ipag-pray lang natin at gawin natin yung extra effort na baguhin yung old self natin kasi may solution po sa lahat ng problem. So yun po yung masasabi ko, and I was very grateful na tagpuan ko po yun sa ING. Maraming salamat, Julie. Thank you for sharing your stories and your lessons. Thank you din po, at sana maka-inspire po tayo sa marami pang OFW, at ang ING talaga ay malaking solusyon sa lahat ng ating money matters problem. Yes, so we're not yet done. So stick around, your money matters. We'll be back. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buhok ko. May Kaiser Health Card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Totoo, ang pag-a-abroad ay solusyon sa pagpapataas ng kita para sa milyong-milyong mga Pilipinong pinalad na magkatrabaho abroad. Ngunit nakita natin sa buhay ni Suzette at ni Julie na kung walang kaakbay na kaalaman sa pamamahala ng pera, madaling mauubos ang malaking kita. Kailangan mo ba ng makeover para sa financial life mo? Log on to img-corp.com. Till our next episode, I'm Risa Singh Sancaupeng. See you again next week because your money matters.